At mga minamahal, bilang pagbibigay galang sa pagdadala ng balasalita nating dakilang Diyos, tayo na pong lahat ay sama-sama ng tumayo. Tayo dadako na sa pinakamalaga na bahagi na tiblagwain ng pakikinig ng salita nating dakilang Diyos na ito'y dadalin sa atin nating beloved preacher, Brother Leo Pataksil, preacher. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Ricky. Muling pinamamahal, Pinoon, mga minamahal. Hallelujah. Tayo pa'y sama-sama na manalangin sa ating pinamamahal, Pinoon. Praise Jesus. Mabagpala namin, Ama, mga banal, sa pangalang pinamamahal, Pesos, mahal, Pinoon. Kami po ay nagpupuri, nagbabasalamat, mahal, Pinoon Diyos, muli sa ginto pagkakataon na pinagkalusap ako sa amin sa araw nito. Upang kaya amin sama-sama purihin, sambayin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, mahal, Pinoon. Hallelujah. Sa pagdako mo ng bawat kapatiran na aming nakadaupang palad sa araw na ito upang isagawa ang iyong banal na kalooban, mahal na Pinoon Diyos. Salamat din po, mahal na Pinoon, sa mga naunang yugto ng iyong banal na gawain na inyo po nilangisan at pinagpala, aming ama, hallelujah, higit sa lahat ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. At sa pagkakataon ito, sa unat panalangin ng aming minamahal, ginagalang na malapastor, mahal na Pinoon, dalangin po namin ang kapatawaran, nagbubuhat sa iyo. Likha niyo po kami na malinis, dalisin na puso, mahal na Pinoon. Buksan niyo rin po ang puso at isipan ng bawat tagapakinig ng maunawaan ng kahalagahan ng pagsunod at pagtupad ng iyong mga salita, aming ama, at maging sa iyo ibang lingkod, sapagkat kung sagana sa akin ay wala po akong magagawa. Langisan niyo po ang bawat salita na mamatawi sa aking mga labi, kalakip ng kapangyarihan at pag-ibig na nagmumula sa iyo, mahal na Pinoon Diyos. Pagpalaan niyo pong pag-aaral na ito sa pangalan ng aming pinakamamahal na Jesucristo, anumang hidwang espiritu sa aming kalagitnaan ay sama-sama namin sinasaway at itinataboy and believe and doubts because out in the mind of Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang pinamamahal at Pinoon, mga minamahal, hallelujah, at ang pinamataas sa papurit pagsamba, pagluluwalhati at madadakilay na ukul lamang sa ating pinamamahal at Jesucristo. Dobleng paggalang po at pagbati ang ating pinapaabot sa ating minamahal at kagalang-galang Ebanghelista, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Amen, praise the Lord, hallelujah, at patuloy din po ang ating pag-aalaala sa mga ginito ang turo at pangaral ng ating minamahal at kagalang-galang na si San Pastor, our beloved Mama Dear, Lina C. Almeida. Praise the Lord to the beloved Almeida family. We love you all so much po. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. At sa bawat isa na narito at naroon sa kanila po mga tahanan. Hallelujah. Magandang hapon po para sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Hallelujah! Lahat po magsabi na praise the Lord! Ating po'y palakpak, misanan pa ang ating mga may sa magupuri sa ating pinamamahal na Pinoon, mga minamahal. Amen, hallelujah. At tayo po, mga minamahal, amen, praise the Lord, ay patuloy sa ating pong banalagawain, mga minamahal. Muli atin pong pag-aaralan, mga minamahal, ang salita ng ating pinamamahal na Jesucristo, Panginoon Diyos, mga minamahal na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa, mga minamahal kong mapatid. Purihin po ating pinamamahal na Pinoon, mga minamahal, at tayo po ay magpapatuloy sa atin pong paksain patungkol po sa pitong bunga ng pagbibigay katarungan. Amen? Amen? Seven fruits of justification, mga minamahal, amen, praise the Lord. Na kung saan, mga minamahal, binibigyan natin ng katarungan ang mga bungang ito, mga minamahal, sa ating mga buhay upang sa gayon, mga minamahal, ay atin pong mapatunayan hindi lamang sa ating dakilang Diyos, bagkos mga minamahal, maging sa mga taong nakapaligid sa atin na tayo po, mga minamahal, ay mga totoong mga mananampalataya ng Diyos. Amen! Amen! Lahat mong magsabi na praise the Lord. Sapagkat mga minamahal, amen, hallelujah, ang basihan ng pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa salitang Kristiyano. Amen? Hindi lamang po, mga minamahal, amen, praise the Lord, na ikaw po ay nag-praise the Lord, no, nag-hallelujah, o pumunta sa simbahan, pumunta sa sambahan, eh, sapat na yon para maging Kristiyano. Amen? Amen? Bagos ang sabi naman ng kasulatan, kailangan bigyan natin ng katarungan yung pagkatawag sa atin ng mahal na Pinoong Diyos. Meron tayong patunay, mga minamahal, na tayo po ay mga totoong mga mananampalataya. Amen. Upang sa gayon, hindi tayo mapabilang doon sa mga sa mga tao na sinasabi ng banal na kasulatan na tumatawag sa Panginoon, Panginoon, pero
hindi kinikilala ng mahal na Panginoon Diyos. Amen. Kaya atin pong bigyan ng katarungan, maminamahal, ang mga bungang ito, maminamahal, sa ating paglilingkod. At una nga, maminamahal, na atin pong natalakay, last meeting natin, maminamahal, amen, praise Lord, kapayapaan. Amen? Number one, maminamahal, amen, praise Lord, hallelujah, peace. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 14, maminamahal, amen, praise Lord, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Lahat ng magsabi ng praise Lord. Palapakan po natin minamahal na Panginoon. So ano po mga minamahal? Una sa ating pagkakaroon mga minamahal ng kapayapaan. Ang sabi ng Biblia, kailangan meron tayong kapayapaan sa ating pinakamamahal na Pino Diyos. At pangalawa, kapayapaan sa tao. Amen? Amen? How to make peace with God, mga minamagawatid? Papaano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa mahal na Panginoon? Kasi ito, ibibigyan natin ng katwiran sa ating mga buhay, sa ating paglilingkod sa ating pinamamahal na Pino Diyos. Papaano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating pinamamahal na Pinoon? Number one, love God above all. Amen? Amen. Then obey God's commandment. Work out your salvation. Stand firm in faith. Amen. Ang mga bagay na ito, mga minamahal, kapag isinagawa natin, ginawa natin, mga minamahal, amen, praise Lord, na tayo po ay umibig sa mahal na Panginoon Diyos, higit sa kanino paman, mga minamahal, o sa ano paman, at ating sinusunod, mga minamahal, ang mga utos ng mahal na Panginoon, nang wala ho, mga minamahal, amen, praise Lord, reservasyon, o wala hong kondisyon, mga minamahal, amen, praise Lord, na ating ipinagtatrabaho ang ating mga kaligtasan at tumatayo tayo ng matindig, mga minamahal, sa ating pananampalataya, then nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating pinakamamahal na Pino Diyos. Amen? Amen? No, kasi ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ayon sa ating minamat kagalang-galang na mahal na pastor, beloved parents in the Lord, hindi sa pamamagitan ng pakiramdam lang. Amen? Bagkos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya, mga minamahal, na walang gawa, ay patay. Amen? So kinakailangan ang pananampalataya na yan ay mabuhay sa ating mga buhay. So sa papaano paraan, kinakailangan magkaroon tayo ng kapayapaan sa mahal na Panginoon Diyos. Ano pa, mga minamahal? Pangalawa, peace with all men. Amen? Ano ang sabi ng Hebrews 12:14 sa ating nabasa? Follow peace with all men. Amen. Sundin natin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Amen? Palapakan po ang minamahal na Panginoon Diyos. So how to make peace with men, mga minamahal kapatid? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating kapwa, mga minamahal? Unang-una, mga minamahal, forgive and forget. Amen? At magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong kapwa. Marami kasing nagpapatawad pero hindi nakakalimot. Amen? Nakuha niyo yung point, mga minamahal? Maraming tao, ay, napatawad ko na ika yan. Pero hindi ko makalimutan yung kanyang ginawa. No. Parang ganon, mga minamahal. Amen? So, malayo ang kapayapaan doon, mga minamahal. Bakit? Lagi mo kasing maaalala kung ano yung kanyang ginawa eh. Lahat magsabi ng praise Lord. Pero kung ikaw ay nagpatawad na, mga minamahal, kailangan kalimutan mo na rin lahat, mga minamahal, kung ano yung ipinatawad mo na. Lahat mo magsabi ng praise Lord. Huwag natin ugaliin, mga minamahal, na hindi na ako galit, pero ayaw ko lang makita. Na, may ganun eh. Di ba? Hindi naman ako galit eh, pero ayaw ko lang kausapin. No. Di po ba, mga minamahal? So, hindi ka totoong nagbibigay ng kapayapaan sa iyong kapwa. Kasi ang totoong pagbibigay ng kapayapaan sa iyong kapwa at sa iyong sarili rin, mga minamahal, ay kung magpatawad ka, mga minamahal, kakalimutan mo na, mga minamahal, yung mga bagay na nagawa na. Kasi, anumang mga nakaraan na, mga minamahal, natapos na yun eh. Hindi na po pwede, mga minamahal, amen, praise Lord, na babalik-balikan mo yun. Amen? So kung ito man po ay pangit, naway maging aral, mga minamahal, sa iyong present life. Amen?
Pero kung ito ay maganda naman, mga minamahal, amen, praise the Lord, maging aral pa rin para magpatuloy ka, mga minamahal, sa kapayapaan. Amen? Kasi napakahalaga ng kapayapaan, mga minamahal. Masarap matulog sa gabi, mga minamahal, na payapa ang kalooban. Masarap din kumain, mga minamahal, na merong kapayapaan. Amen? Pero kung meron ka mga kaalitan, mga minamahal, o meron ka mga minamahal kagulumihanan sa iyong sarili, meron kang galit sa iyong puso, mga minamahal, mahirap matulog, mahirap din kumain. Amen. Amen. Mahirap din mag-isip ng maayos, mga minamahal. But if you have this kind of peace in your heart and in your mind that comes from the Lord, mga minamahal, amen, praise the Lord, whatever things that happen in your life, mga minamahal, amen, praise the Lord, you learn how to forgive and to forget. Amen. Then magkakaroon ka ng kapayapaan. Saan? Sa sarili mo at sa iyong kapwa. Amen? Ni una, napag-aralan natin kapayapaan sa ating mahal na Panginoon Diyos. Ngayon, kapayapaan naman sa ating kapwa. Amen? So, first step towards peace with all men, mga minamahal, is to forgive and forget. Palapakan po natin pinamamahal na Panginoon Diyos. Kaya kung meron ka pang tampo sa puso mo, meron ka pang galit na iyong nararamdaman sa iyong puso, sa iyong isip, patawarin mo na sarili mo. Patawarin mo na rin yung kapwa mo. Amen? Matuto tayo magpatawad, mga minamahal kumapatid, at kumalimot. Amen? Yung mga pangit na bagay, limutin mo na yon. Kasi ano mga nakaraan, nakaraan na eh. Pag binabalik-balikan mo yon, mga minamahal, magiging masalimuot lang ang buhay mo. Pero kakalimutan mo yon, mga minamahal, magiging maliwanag ang lahat para sa'yo. You will be enlightened, mga minamahal kumapatid. Amen! Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Ano pa, mga minamahal? Be faithful in all manners. Amen. Maging tapat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng iyong gagawin, mga minamahal, maging tapat tayo. Wala itong pinagkaiba, mga minamahal, sa ating mga proverbs, mga minamahal, na sinasabi, honesty is the best policy. Amen. Amen. When you are honest, then you are faithful. Amen? If you are faithful, you are honest too. Amen? Laging magkasama yan, mga minamahal kumapatid. Saan ka magiging honest? Sa lahat ng bagay. Sa maliit o sa malaki, mga minamahal, maging tapat tayo. Amen po ba? Ba't parang nalungkot kayo? Alam niyo po, mga minamahal, be faithful in all manners will bring you into peace. Inner peace, mga minamahal kumapatid, sa iyong kalooban at sa iyong isipan, mga minamahal kumapatid. Lahat magsabi ng praise Lord. No? Kaya nga, mga minamahal kumapatid, tingnan mo, kapag faithful ka sa lahat ng bagay, kapag honest ka sa iyong sarili at sa lahat ng bagay, wala kang kinakatakutan eh. Amen? Bakit? Wala ka kasing tinatago. Amen? Pero kung meron kang itinatago, meron ka ba sa dibdib? Merong agam-agam. Meron po mga minamahal ko, kapatid, amen, praise the Lord. Pag-iisip, mga minamahal na, baka mahuli ako. Baka mabisto ako. Di po ba? But when you are honest, mga minamahal, to yourself and to all men, mga minamahal ko, kapatid, wala kang kinakatakutan. Amen? Bakit, mga minamahal ko, kapatid? Kasi faithful ka sa lahat ng bagay eh. Lahat mong magsabi ng praise Lord. No, paano tayo magiging faithful sa lahat ng bagay? Umpisa natin sa mga maliliit na bagay. O halimbawa, mga bata, turuan niyo yung mga bata. Kapag kainutusan niyo na bumili sa tindahan, kailangan marunong magbalik ng sukli. Nang tama. Amen. Minsan kasi magbabalik ng sukli, pero may bawas na. O di po ba, mga minamahal kapatid? So, nawawala, mga minamahal, yung faithfulness doon, yung honesty, mga minamahal kumapatid. Amen? Hindi lang sa mga bata nangyayari yon, maging sa mga matatanda din. Amen? Kahit yan sa kiluhan eh. Amen? Kasapalengke, mga minamahal, if you are honest enough, mga minamahal, hindi mo dadayain yung timbangan. Amen? Bakit, mga minamahal? Kasi faithful ka sa lahat ng bagay. And, tingnan natin ha,
kung hindi tayo ganun, maminamahal, kung mabatid, amen, praise Lord, sino masisira? Tayo din, sarili din natin. Amen? Amen. Pag sinamahan natin ng mga bagay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa mahal na Panginoon Diyos, yung faithfulness natin, maminamahal, kumatid, sa ating kapwa, ang masisira tayo din mismo. Parang kumuha tayo ng bato, ipinukpok natin sa sarili natin. So, be faithful in all manners. Be honest in all things, mga minamahal, kumapatid. Sa maliit at sa malaki, mga minamahal, maging tapat tayo. Amen? At magkakaroon tayo ng kapayapaan. Saan? Sa puso at sa isipan. Pangatlo, mga minamahal, trust and inspire others. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Magtiwala at maging inspirasyon tayo sa ating mga kapwa, mga minamahal. Amen? For them to live in peace. Yung kapayapaan na meron sa iyo, ibahagi mo ito, mga minamahal, kumapatid, sa mga taong walang kapayapaan. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Paano, mga minamahal? By sharing your testimonies. By living your testimonies. Amen? Sa pamamagitan ng paghahayag ng mga patotoo mo at ipinamumuhay mo kung ano yung patotoo na meron ka. Lahat magsabi ng praise the Lord. Then, nagkakaroon ka ng nagiging inspiration ka, mga minamahal, sa iyong mga kapwa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga minsan, sa atin ng mga mananampalatayanan ng ating pinamamahal na Pinoon, amen, praise the Lord, nakikita ng ating mga kapwa, sinasabi nila, talagang pinagpala kayo ng mahal na Pinoon. Bakit? Nagiging good example tayo eh. Nagiging mabuting inspirasyon tayo. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Naalala ko mga patotoo nating mahal na kapatid, mga minamahal, sabi, nung mga panahon, mga minamahal, amen, praise the Lord, na yung kanilang mahal sa buhay, lagi silang inuusig. No? Lagi sila sinasabihan, mga minamahal, mga kulto kayo. No? Kasi meron silang church din, mga minamahal kong mapatid. Amen? Meron silang pinupuntahan na church. Well, in fact, meron silang sariling church, mga minamahal. Pero nung dumating sa kanila yung kaguluhan, mga minamahal kong mapatid, amen, praise the Lord, saan sila tumakbo? Doon sa totoong Kristiyano. Humingi ng panalangin. Humingi, mga minamahal, ng pagsusumamo, ng advices, mga minamahal kong mapatid. Amen. Bakit? Naging inspirasyon kasi tayo sa mga tao na wala na pong pag-asa sa buhay. Amen. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. No? So, live to be an inspiration to others. Amen? For them to live in peace din naman. Amen? Amen? Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Then, matuto tayong magkaroon ng tiwala sa ating kapwa. Kung noon, wala tayong tiwala kahit kanino, mga minamahal. Eh ngayon, na mga Kristiyano na tayo, magkaroon tayo ng konting tiwala. Amen? Konti lang. Muna. Amen? Kasi pag binigay mo yung buo mong tiwala, mga minamahal, kumapatid, baka walang matira para sa'yo. What I mean is, ito'y para sa ating kapwa. Pero yung tiwala mo sa mahal na Panginoon Diyos, mga minamahal, ibigay mo yung buong buo. Amen? Walang bawas. Kasi sabi ng Biblia, trust no man eh. Amen? Even your brothers, mga minamahal kong mabatid. Amen, praise the Lord. Pero, enable for us to make peace with men, mga minamahal, learn to trust din naman. Amen? Parang ganito yon, mga minamahal kong mabatid. Halimbawa, meron kang inutos, mga minamahal, sa iyong kapwa, amen, praise the Lord, magtiwala ka na gagawin niya yon. Nakuha niyo yung point, mga minamahal? Halimbawa, sinabihan mo yung kapatid mo, o kapatid, eto gagawin mo to, blah, 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 etc., etc. Magtiwala ka na gagawin niya yon. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Kasi, kapag ka nandun yung tiwala mo, mga minamahal sa kanya, mabibuild up mo siya eh. Amen? Mabibuild mo yung kanyang confidence, mabibuild mo, mga minamahal, yung kanyang talent, yung anumang meron siya, mga minamahal. Kasi, nagpakita ka ng pagtitiwala sa kakayahan niya. Amen? Lahat mo magsabi ng praise the Lord. So, same thing, mga minamahal, sa atin po na mga mananampalataya. Amen? Enable for us to live in peace, mga minamahal kong mapatid. Palapakan po namin ang mga mahal na Pinoon. And lastly, mga minamahal, how to make peace with all men, always, always smile. Amen. Ngiti lagi. Ngumiti nga kayo, mga minamahal kong mapatid. Kahit tumingin ka sa salamin, ngumiti ka.
Alam niyo po, ang pagngiti, mga minamahal, ay wala namang bayad. Amen? And when you smile, mga minamahal, amen, praise Lord, babalik din sa iyo, mga minamahal, pagngiti din. Kasi contagious ito eh, parang sakit na nakakahawa eh. Amen? Tingnan mo, pag dumadaan ka sa lansangan o sa palengke, mga minamahal, kahit mag, yung kasalubong mo, hindi naman kayo magkakilala, pero pag gumanong ka, ngumiti ka, ngingiti din siya. Hindi naman kayo magkakilala. Tama, mga minamahal? So smile often, mga minamahal kamatid, always smile. Bakit, mga minamahal? Ang sabi nga ng awitin, mga minamahal, ng, hindi ko alam kung sinong umawit nito. Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Amen? Tawanan mo ang iyong problema. Bakit? When you start smiling, when you start laughing, mga minamahal, amen, praise Lord, nag-a-adapt ka ng positivity sa buhay mo. Amen? So, when you smile, mga minamahal, amen, praise Lord, eh, gagawin mo ito, mga minamahal, amen, praise Lord, enable for you to make peace with yourself and to others too. Amen? Lahat mo magsabi ng praise Lord. No? Kaya pagpunta natin sa church, mga minamahal, amen, praise Lord, lagi tayong umiti. Hindi yung kasalubong ka, nakaganon ka lagi. Amen? Para bang laging, ano ang meron? Pagka-undas. Laging nakangiti, laging nakasimangot, mga minamahal. So, i-learn natin, mga minamahal, how to smile. Amen? Hindi naman kailangan nakaganon ka lagi. No? Kapag nag-smile ka, kahit yung mata mo lang nag-smile, mag-reflect na yun sa buong mukha mo. Lahat mo magsabi ng praise Lord. At alam nyo ba, mga minamahal, ang daming benefits, mga minamahal, in smiling. Bakit? Billions of cells, mga minamahal, sa iyong mukha nabubuhay. Amen? Pero pag lagi ka nakasimangot, mga minamahal, kumapatid, amen, praise Lord, 20 years old ka pa lang, tingin na sa'yo, 40 years old na. Amen? No? 20 years old ka pala, nag-start ka na magkaroon ng mga wrinkles, mga minamahal, kumapatid. Kasi lagi ka nakasimangot eh. Lahat mo magsabi ng praise Lord. At nakakatakot lapitan yung lagi nakasimangot. Hindi mo alam ba, galit ba sa'yo o hindi. Amen! Lahat mo magsabi ng praise Lord. Kaya always smile, mga minamahal. Kapag ka meron kang kasalubong, mga minamahal, o kausap, mga minamahal, amen, praise Lord, smile lang. Ngiti lang, mga minamahal, kumapatid. Kasi gumagaan, mga minamahal, yung ambience, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay magaan din ng aura. Amen. Lahat mo magsabi ng praise Lord. So, these things, mga minamahal, ay pwede nating exercise in our daily life to make peace with all men. Kasi ang sabi nga ng Biblia, follow peace with all men. Amen? And holiness. Lahat mo magsabi ng praise Lord. No? Kaya, kung nais natin, mga minamahal, na marating ang langit, mga minamahal kumutid, kailangan magkaroon tayo ng kapayapaan. Hindi lamang sa mahal na Panginoon, bagkos maging sa ating kapwa-tao. Palapakan po natin ating pinamamahal na Panginoon, mga minamahal. Number 2, mga minamahal, amen, praise Lord. Ephesians chapter 2, verse 12. Kaili po. Number 2 is access. Amen? Una, peace. Pangalawa, access. Amen? Access is an open doorway leading to a full measure of the grace of God. Amen? Ang pag-access ay isang pintuang bukas tungo sa buong sukat ng biyaya ng Diyos. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Ephesians chapter 2, verse 12. Kaya hindi po. Maganda po mga awit at ang mga manunugtog. Praise the Lord. Hallelujah. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, kabanatang 2, talatang 12. Na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Iti surat ti taga-Epeso, kapitulo 2, versikulo 12.
Idi a tiyempo nga awan kay Pay, ken Kristo, asaan kay anairaman ti panakay pagili ti Israel? Ket ganganaet kayo iti maipapan kadagiti tulag ti kari, nga awan ti inanamayo, ket adakay dito'y lubong nga awanan Diyos. Amen. Amen. Lahat na magsabi ng praise the Lord! Diyos mo magpala sa pagbabasa ng banal na salita natin pinamamahala, Panginoon. Access is an open doorway leading to a full measure of the grace of God. Amen. Ito po, mga minamahal, isang pintuang bukas tungo sa buong sukat ng biyaya ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi na Epeso 2:12, mga minamahal, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Amen. Noong panahon na hindi tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, hiwalay tayo sa Diyos eh. Amen? Malayo sa atin ang biyaya ng kaligtasan. Malayo sa atin, mga minamahal, amen, praise the Lord, ang buhay na walang hanggan. Amen? Na mga dati di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Amen? Hindi tayo karapat-dapat sa mga tipan ng pangako ng mahal na Panginoon Diyos. Amen? Na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ganon tayo noon eh, mga minamahal. Basta ang alam lang natin, pag pumunta tayo sa simbahan, okay na. Amen? Kapag ginawa natin yung mga ritual na simbahan, okay na, mga minamahal. Hindi natin talaga kilala ang Diyos. Amen? Basta meron lang tayo, mga minamahal, mga litrato sa dingding, mga minamahal, amen, praise the Lord, at kung saan-saan, pwede na, mga minamahal. Pero hindi talaga natin kilala ang Panginoon. Amen? Ganon tayo noon, mga minamahal. Wala tayo, mga minamahal, amen, praise the Lord, access sa mahal na Panginoon Diyos. Amen? Alam niyo po yung access is pagkakaroon ng pagkakataon na makuha ang mga impormasyong iyong kailangang makuha. Yun yung access. Amen? Nagkakaroon tayo, mga minamahal, amen, praise the Lord, ng pagkakataon, mga minamahal, na makuha yung mga impormasyon na kailangan natin, mga minamahal, na makuha. Yun yung nangyari sa atin. Nung naging tunay tayong Kristiyano sa pamamagitan ng banal na ministeryong ito, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na mag-gather yung mga information about salvation. Amen? Nagkaroon tayo ng pagkakataon, mga minamahal, na maligtas, mga minamahal, kumapatid, lahat umagsabi ng praise the Lord. Because access to God is really what eternal life is all about. Hindi ka naman makakarating sa langit, mga minamahal, kung wala kang access. Amen? Hindi ka pwedeng tumawag kung wala kang load. Amen? Kahit may signal, kung walang load yung cellphone mo, hindi ka pwedeng tumawag, walang access yon. Amen? Or meron ka mang load, wala namang signal, mga minamahal, walang access pa rin, hindi ka pa rin makakatawag. Amen? Lahat ng magsabi ng praise the Lord. So, ganun din sa kaligtasan natin, mga minamahal, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung wala ho tayong access sa mahal na Panginoon Diyos. Ano yung nasabi natin? Yung access ay pagkakaroon ng pagkakataon para ano? Para malikom natin yung mga impormasyon na dapat nating magawa, mga minamahal, o makuha para tayo po ay magkaroon, mga minamahal, ng pagkakataon na marating ang langit at matamasa ang buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon Diyos. Lahat ng magsabi ng praise Lord. No? Kaya nga, mga minamahal, ang pag-access ay isang pintuang bukas tungo sa buong sukat ng biyaya ng Diyos. No? Kaya sa atin, pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan. Ating binabasa ito, mga minamahal, inaalam natin, mga minamahal, yung mga paraan, mga minamahal, ng pagtungo sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord. Sabi ng John chapter 17, verse 3, mga minamahal, amen, praise the Lord. Last verse pa natin. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God and Jesus Christ, whom thou hast sent. Amen! Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Ano, mga minamahal, kapatid? Ito po yung buhay na walang hanggan. Makilala natin ang totoong Diyos sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Andyan pa ba kayo? Lahat mo magsabi ng praise the Lord. So napakabuti ng Diyos, mga minamahal ko, mabati, kasi binigyan tayo ng pagkakataon, makilala natin siya eh. Amen?
itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal at Panginoon, mga minamahal, ang totoong pagtawag sa Diyos, ang totoong pagsamba, ang totoong mga minamahal, Amen, praise Lord, na-access tungo, mga minamahal, sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Ano yung access, mga minamahal? Pagkakataon. Amen? Ito po ay pagkakataon, mga minamahal, Amen, praise Lord, na pagkaroon ka na makuha yung mga impormasyon na iyong kailangan makuha. Ano yung mga information na ating nakuha nung tayo po'y naglingkod sa mahal na Pinong Diyos? Natuto tayo na mamuhay na may kabanalan. Natuto tayo mamuhay na may kapayapaan. Eh sabi ng Biblia, without peace and holiness, no man can see the Lord. Amen? Eh kung hindi natin nakilala ang mahal na Pinong, hindi tayo mga minamahal matututo sa kabanalan at kapayapaan. Amen? Pero salamat sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon Diyos, itinuro sa atin. So ito po, mga minamahal, ay access, mga minamahal, to eternal life. Amen! Kaya mapalad tayo, mga minamahal, na ating nakilala ang Diyos na buhay. Kaya sabi, this is eternal life. Ano yung life eternal, mga minamahal? Yung makilala mo ang Diyos. Amen! Sa pamamagitan natin, pinamamahala pa Jesus Cristo na pinadala ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ano itinuro sa atin ating mga magulang sa mahal na Pinong Diyos? Mamuhay, maminamahal ng payapa at may kabanalan. Natuto ba tayo dito, maminamahal kumotid? Natuto tayo. Dati hindi tayo namumuhay na may kabanalan. Amen? Sa pananamit, sa pananalita, sa pag-iisip, sa pandinig, maminamahal. Pero ngayon, maminamahal, sa awat habag ng ating dakilang Diyos, binihisan tayo ng Diyos ng may kabanalan. Amen? Ano pa? Totoong pagsamba. Amen. Biruin mo, noong mga panahon, mga minamahal, na hindi pa tayo miyembro sa iglesyang ito, mga minamahal, Amen, praise the Lord, akala natin, okay na, ipupunta tayo simbahan. Yung iba nga, sabi nga natin, mahal na kapatid, nagpasalamat, mga minamahal kapatid, wala pa ngang 10 minutes, pasong-paso na yung puwet, gusto nang lumabas eh. Amen. Amen. No, papasok pa lang, mga minamahal, nag-iisip na ng paglabas. Hindi pa nag-uumpisa, mga minamahal. Amen. Pero sa gawa ito, mga minamahal kapatid, inabot na tayo ilang oras ng banal na gawain, mga minamahal. Dito tayo, sama-sama, nagpupuri, pumapalakpak, umaawit, sumasamba sa ating pinamamahal na Panginoon Diyos. Natutunan natin ito, mga minamahal, dahil itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Amen? And that is access to eternal life, mga minamahal kapatid. Amen? Pagbibigay. Dati hindi man tayo marunong magbigay eh. Amen? Masama pa nga loob natin pag nagbigay tayo eh. Amen? Amen? O, di ba? Kung noon, pag nagbibigay tayo, nanghihinayang pa tayo. Pero nung natutunan natin, mga minamahal, na ang pagbibigay ayon sa turo ng banal na kasulatan at itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng pag-ibig sa mahal na Panginoon Diyos. Natuto tayo magkaloob ng tapat at totoo sa ating pinamamahal na Panginoon. Amen? Pagsamba. Dati natin, hindi natin alam kung ano tinatawag na pagsamba eh. Pero ngayon, marunong na tayo magpuri. Amen? Noon, ang alam natin mga kanta, mga minamahal, awitin mga minamahal na makasanlibutan. Amen. Amen. Oh. Pero ngayon, mga minamahal, hindi mo na halos alam yung awitin makasanlibutan, puro alam mo na papuring awitin na. But parang konti lang yung nag-amen? Oh. Maawit pa rin ba kayo ng mga awitin makasanlibutan? Oh. Lahat mong magsabi ng praise the Lord. Okay, mga minamahal, kapatid, lahat po yan, mga minamahal, access natin patungo sa buhay na walang hanggan. Kung hindi yan itinuro ng banal na kasulatan, kung hindi yan itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Pinong Diyos, meron ba tayong life eternal? Wala! Amen. Amen? So access is an open doorway leading to a full measure of the grace of God. Palapakan po natin ating pinamamahal na Pinong Diyos. Bakit, mga minamahal? Sapagkat, as sabi, we have been given the blessing of knowing God as our Father, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Amen. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Noong nagkaroon tayo na ng access, mga minamahal, to eternal life, kinilala na tayo ng ating dakilang Diyos na kanyang mga
sons and daughters of God. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, anak na tayo ng Diyos. Kung anak ka ng mahal na Panginoon, maminamahal, amen, praise Lord, may karapatan ka na sa langit. Amen! Huwag mong sayangin yon, kasi pwedeng mawala sa iyo yan pag pinabayaan mo yung access mo towards heaven, maminamahal, kumapatid. Amen? Amen? Ano yung access natin, maminamahal? Yung ginagawa nating pagsamba. Yung pagdalo sa gawain, pamumuhay na may kabanalan, pagkakaloob at pagbibigay na may katapatan, maminamahal, pagsusumamo, pagpupuri sa mahal na Pinong Diyos, pagpapatotoo, maminamahal, paggawa sa kalooban ng mahal na Pinong Diyos, lahat po yan, maminamahal, natutunan natin sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Eh dati, wala naman tayong muwang sa mga ganitong bagay eh. Amen? Ang alam lang natin, magsabit lang tayo ng kung ano-ano sa ating leeg, okay na. Di po ba, mga minamahal? Oh, magsindi lang tayo ng mga iba't-ibang kandila, malaki, maliit, oh, iba-ibang kulay, mga minamahal, kung saan-saan, mga minamahal, okay na. Amen? Amen. Akala natin, mga minamahal, ganun ang pagsamba sa Diyos. Pero dito natin natutunan, mga minamahal, ang totoo, mga minamahal, na access patungo sa langit, buhay na walang hanggan. Nisayangin yung pagkakataong ito na binibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Pahalagahan ho natin ang pagtawag sa atin ng mahal na Panginoon. Anong gusto ng mahal na Panginoon? Maging makatwiran tayo. Bigyan mo ng katarungan, mga minamahal, yung access na ito. Amen? Bigyan mo ng katarungan yung pagiging Kristiyano mo. Kaya dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, pagdalo mo sa gawain ng mahal na Panginoon, ipakita mo sa mahal na Panginoon Diyos na ginagawa mo yung kalooban ng mahal na Panginoon Diyos. Bagkos maging sa iyong pribadong buhay, gawin mo pa rin yung nararapat, mga minamahal, na kalooban ng ating pinakamamahal na Pinoy Diyos. Lahat mo magsabi ng praise doon. Then, magkakaroon tayo ng access sa langit at buhay na walang hanggan. Amen! Mga minamahal, tayo pa'y sama-sama. Tumayo tayo pa'y umawit sa ating pinakamamahal na Pinoy Diyos. Praise doon. Tunay na walang katulad ang ating pinakamamahal na Pinoon sa kanyang pag-ibig. Walang katulad ang mahal na Pinoon sa kanyang pangunawa. Walang katulad ang mahal na Pinoon sa kanyang biyaya at pagpapala, maminamahal. Napakapalad natin, maminamahal, sa mga pagkakataon na ibinibigay ng mahal na Pinoy Diyos, na binibigyan tayo ng kaalaman at karunungan upang ating matutunan, ating malaman, maminamahal, ang kanyang banal na kalooban, maminamahal. At maihanda tayo, bawat isa sa atin, sa langit at buhay na walang hanggan, maminamahal. Purihin po ating pinamamahal na Pinoon.